kay dagdagan ng mga tugma natin ang isang malina chef from GMA 7 sa may Iloilo, si Chef Rock Villaluna. He's gonna be here later this afternoon para sa ato na para i-share na iyong mga techniques or secrets sa pagluluto. No? Sino sa inyo gusto makalearn sa pagluluto? Siya. Tuduan ay. Ay, hindi ko tuduan ay. Sino nga gusto sa free taste? Tama, di ba? And of course, last but not least, sino gusto makagail sa products sa Chef's Classics? Alright, tama gusto makagail. But this time, we're gonna give you some tips anay and the free taste that they are meron na sa raffle promo. Okay, so again, natin bigyan mo itong iba na sa iba niya sa buha. But you're lucky, kaya alam ko muna, once na lang ang inyong number, you will have the chance to win our products this afternoon. Alright, so you heard his card. Kailangan ba niya ako niya siya. Okay, ladies and gentlemen. She's a graduate of Culinary Arts St. Neil, Manila. Resident chef of Unagiri, GMA 7. She's also a guest host of QTV 11 Full-Time Moms. And she's also the owner, executive chef of Signature by Miguel Commissary. And she's also an endorser, chef endorser, Chef Classic Philippines by LJS Group of Companies. And chef consultant for Chewy Junior Express MOA. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for Chef Michi Sison! Alright, mayong hapon sa inyo tanan. Good afternoon, everyone! Thank you, Harry, for the nice introduction. Again, ako po si Chef Michi Sison. Sino po ba dito nakakapanood ba sa akin sa unang hirit? GMA. Ayun, so yung maaga magising. Yung iba yung nanonood kasi tulog pa. Well, anyway, tama ka si Harry. I'm from Manila. So, paumanhin na if I speak in Tagalog, in English. Ano ba mas okay? English or Tagalog? Taglish. Both. Ayan. Social talaga mga taga-Bocolo, di ba? Pwede Ilonggo, English, and Tagalog. But how I wish I could speak another dialect. Well, anyway, of course, we're here with Chef Classics Cookware. Sino po ba dito familiar na sa Chef Classics? Wala pa. I understand. Did you know why? Sino naman dito familiar sa Sunex Cookware? Ayun, marami. Chef Classics is now the local counterpart version ng Sunex Cookware. Still, everything is imported. Still, everything is quality. But of course, since we're Filipinos, we will call it now Chef Classics Collection. So again, for those who haven't registered, sa lahat po ba naka-register na kay Raffles Club? Yes, that's very important kasi nakita niyo po yung mga naka-display dito sa taas. Ay, sa taas lang, ha? Yes, po lahat, we will be giving away for free. So this is a very, very good cooking demo. It's free, registration is for free. And oh, not only that, of course, kung nakikita niyo ako po sa TV, nagluluto, di ba nagugutom kayo when you watch cooking shows? Sasabihin niyo, sana matikman ko yan. Well, now I'm here live here in Robinson's Bacolod. And of course, ayan po ang malakpakang kids. Para makalaman tayo. Ayan, a little energy. Kailangan ka ng energy ng lugar na ito. Kasi nakita niyo, paumanin na po, medyo madilim. But I hope, if you have any questions po, just raise your hand. I will try my best to answer it kung may questions po kayo regarding cooking. Okay? So, sino dito ako yung na? Hindi pa nananakalian. Ayan. Mukhang lahat nag-lunch na. Well, anyway, merienda na lang ito. Kung gusto niyo po mas maganda, sit here in front. Lapit po kayo dito para at least makita niyo talaga kung ano nangyayari. And of course, panahon po kayo sa harap, syempre, kayo yung unang makakatikim ng pagkain, di ba? Nakaka sa likod, maubusan na kayo. So, mas maganda na dito tayo sa harap, ayan, para lahat tayo one happy family. And then, let us start my cooking demo. For my recipes, meron na po kayong copy. Kaya po pwede niyong iuwi at gawin sa bahay. Subukan niyo po recipes na yan. All are magpapabilis lang. Ano nga po ulit ang ilong mas mabilis? Madasing. Ayun ba? Madasing. Ilas talaga ng ano mo? Nakakilila. Madasing. Ano ang mura? Barato. Ayan. And of course, masarap namin. Tama? Okay, so yan. So, dapat lahat ng cooking ko ganun. Madasing, barato, and namin. So, let's start. Itong nilulutoy ko po ay not your ordinary. Hindi siya ordinary. Special siya. Pero sabi ko nga
kabalado. So, instead na kumain sa restaurant, mahal, gawin na lang sa bahay, masarap. These are Thai or even Indian-inspired recipes. Now, let's start with the vegetables. So, us Filipinos, alam niyo po, we're very blessed. Kasi, kumpleto tayo dito ng taniman ng gulay. Hindi na natin kailangan ng imported pa. So, always, I will remind you, masarap kumain. But also, pag kumakain tayo, isipin niyo, yun yung nangyayari, yun yung kalakalabasan ng ating kalusugan or health. So, very important, dapat may gulay tayo kinakain araw-araw. Sabi nga ng mga doktor, 5 a day. Ang hirap nung minsan, di ba? So, why not instead of puro na lang yun? At bayan sa soy, nagawa tayo ng coconut vegetables too. So, first, with my recipe, okay? So, meron tayong panggisa. Usually, sa lahat ng lutuin na sisimula sa panggisa. Kasi pag nagigisa po tayo, ito po yung nagpapabago. Natural flavor, aromatics, okay? And also, flavor profile. Ito yung nagbibigay ng lasa sa ating ulam. So, meron tayo dito sibuyas, may bawang, at may luya. So, ano pong inuuna natin ilagay sa pan? Bawang. Bawang, usually dito sa Bicol, mukhang bawang ko nang inigisa. Pero sa akin po personally, as a chef, natutunan ko rin sa aking trabaho na dapat ang inuuna natin igigisa is yung matagal maluto, which is a sibuyas. Opo, kasi ang bawang, mabilis masunog. Diba minsan gigisa tayo lagay ng bawang? Pag lagay ng sibuyas, tostado na ang bawang, mapait na po siya. Alright? So first, nandito po, meron tayong cookware. So nakita niyo, ako po yan, ayan, kamukha ko ba? Sino mas maganda? Ayun na, personal, ayan, okay, sige, hinanahan ako magluto. Well, anyway, ayan, so simula na tayo. So kaya po ako nandito, nasa isang tarpaulin, kasi po ako ay nag-design ng cookware for Sonex or Chef Classic. So, ayan po naka-display ko sa baba. Ako mismo nag-design yan, pinag-aralan ko kung anong magandang quality cookware. Dahil sa mga nagluluto, araw-araw, Monday, Lunes hanggang Linggo, breakfast, lunch, dinner. So, ibig sabihin, parang walang day mo ang cookware. So, dapat quality cookware. So, isa sa mga favorite pans ko at sizes is itong 30cm fry pan. Mukha siyang lalagyan ng paella. Po. Maganda dito, malawak siya at mataas, so pwede ako magluto ng sabaw. Or kung may malalaki akong isda, pwede ko ilagay dito. Ang kagandahan po dito is yung design niya na flat ang bottom. Hindi ka tulad ng mga kawali na parang bowl ang nangyayari. Kung ang gas natin, malabas dito at pagandito ang shape ng ating kawali, tumatapon ang gasol sa gilid. Sayang ang gas. Gas, binibili natin yung by the kilo. So, bawat, escape ng gas, so wasted money. So, we made it flat bottom, and don't worry, kahit malapad mo siya, the heat from the middle down to the edge are all the same. Pantay ang init. Very important yan, ang init ng magluluto. So, painitin na lang po natin yung ating pan. I added a little butter and a little oil. So, mixture ng butter and oil mo yan, para malasa at hindi masunog ang butter. Kasi usually, mag-butter lang, sunog agad o nagigisa tayo. So, a little oil, just like that, the pan is using stainless steel. So, now we will slice our onions in half moons. Pag sinabing half moon, yung ganito po, rainbow. Okay? Kumasya ng rainbow. Now, pag sibuyas, ano usually problema mo din hindi ba? Nakakaiyak, nakakaluha, no? So, that's because dun sa amoy, sa smell ng sibuyas na napakatapang, when we smell it, ay nag-trigger yung ating tear ducts na lumpa tayo. So, para maiwasan yan, one secret is using a sharp knife. When your knife is sharp, hindi niya masyadong nasusugatan or mapapakatas ang sibuyas kasi malinis ang kiwa. Okay, dere-derecho. So, yan, lagay na natin ang sibuyas. Then, we wait for it. When you usually read recipes, okay, sabi nila, you saute the onions until soft and translucent. When you say translucent, medyo kanina putuin po
siya. Mamaya, magiging translucent. Medyo clear. Kasi clear siya. Okay? So, let's... So, feel like that. So, next is I have my ginger. Ginger, yung medyo tricky balakan. Pinakamadali, use the spoon. And then, gently scrap or scrape the skin off. Mas maganda. Kasi pag minsan iniwan natin ang kusilyo, daming natatapan. Sayang, ibinili natin. And then, masarap ang luya namin. But the problem is, nakakain natin, di ba? Nasasalat natin. Kahit na namimis na hiwa. So what you do, use a cheese grater. A cheese grater will, okay, put the soft, malambot lang na ginger, but yung mabuhok na part, yung the fiber part, ay iwan. So what you get is the soft, nice ginger flesh and juice. Parang ginagrusin na natin siya. And then, ay iwan dito sa labas ng ating grater yung ayaw natin mangyari, which is makain yung luya. Alright? So, ayan. Banguna na amoy niya lang ba? Ayan. So, ibig sabihin, pag naaamoy nila ang isang paglisa, tama-tama na maglagay na tayo ng next ingredient. Ang steps when you're sauteing or nagigisa is wait for each ingredient to bring out the aroma. Pag bumangon kanina yung bawang ang sakit sa ilong matapang, as you cook it, it becomes sweeter. Matamis. So add the ginger. When you smell the ginger, then you can add the garlic. Okay? Why? Because pag minsan sabay-sabay natin silang ilalagay o kaya igisahin natin tapos hindi ko masyadong lumalabas yung bango, ang nangyayari na hindi lang ang lasa. Tumatabang, nakakatabang po yan ang lumalabas. So always remember, hintayin niyo kung bumango. Pag bumango na, ibig sabihin,